this fruit has... Oh, this is grapefruit. Wow, it's amazing. It's grapefruit, guys. Tingnan yung hilog na. Oh, hilog na, pero walang may pumipitas, diba? Oh, diba? Bunga dito, guys. Walang may pumipitas. Oh, daming hinog, guys. Oh, this, oh. Kasi hindi sa atin, kaya hindi natin pwedeng pitasin. Okay, last year po yan mga ganito, guys. Last year, walang may nakahalo. Pero okay rin, maganda rin. This is lime, I think, o calamansi. O calamansi. This is calamansi, guys. O, di ba? Ganda. Na ano kaya ito pag winter? Calamansi, guys. O, may bunga, guys. O. O. Daming bunga. Daming hinog. So, ganito guys, dito yung ano nila, public park ito guys. I mean, private park, pero libre. Free siya. Ito naman ay lemon yata to. May bunga din siya guys, pero parang hindi yata maganda ang bunga niya. O parang hindi maganda ang bunga niya. Diba? Sana all, diba? Yung mayroon kang private park tapos may magbibisita. Kung anong nakikita nila, hanggang tingin lang sila. Huwag nilang hipuin. Lalo na hindi pwedeng kitasin sa... Napakaganda mag-relax dito guys. Yung gusto mong meditation.
ito lemon ito guys, oh lemon, tingnan nyo, di ba? Lemon, see? Sana all. Napakaganda ng place kapag walang nakikialam sa hindi sa kanila, di ba? Sana lahat na lugar ganun. Yung dito guys, ito yata yung tomb ng may-ari nito, ng private, this is a private garden. At ito yung, dito inilibing yung may-ari guys, ito. Mag-asawa siguro ito. So napakaganda guys, 'di ba? Yung kung mayroon tayong lupa tapos gawin nating private garden or private garden foundation para sa community na kung saan ang bawat isa ay pwedeng bumisita na libre. So siguro karamihan ng mga nagtatrabaho dito mga volunteers guys. Sana yung mga foundation sa atin ano mag-create ng ganito kahit sa mga probinsya pwedeng magkaroon ng ganitong park garden para sa lahat na libre na kung saan ang bawat isa ay mag-enjoy ng beauty of nature, di ba? Last year wala silang fruit dito guys, ngayon may nakita akong lemon, sobrang laki ng lemon oh, di ba? Sobrang laki niya guys. Ayan o. Ayan. Diba? Napaka-amazing guys. Kung pupunta tayo sa isang lugar na may makita tayong puno tapos may bunga katulad nito, napaka-attractive. Hindi walang nakikialam. Diba? Kasi hindi sa kanila eh. So, kung ang bawat isa ay may rule na ganyan na huwag makialam sa mga bagay na hindi sa atin, siguro napakaganda ng buhay, di ba? O, tingnan nyo, ang daming bunga, guys. Kasi dito, disiplinado. Walang, kumbaga, walang magnanakaw sa katulad nito. Maliban na lang sa mga, yung mga, siyempre, iba rin yung mga rubbers, guys. Di ba? So, mga katulad nito, kasi ganito kasi, common yan sa atin guys, na kapag, napapansin ko sa Pilipinas, kapag may nakitang bunga, lalo na yung mga bata, ay nako, walang ligtas yan, kahit ilaw pa. Diba? So, siguro isa rin yan sa mga bagay na dapat natin turuan yung ating mga anak, na huwag makialam sa gamit, or bagay na hindi atin, or tanim na hindi atin. Diba? Baga turuan natin ang mga bata na huwag pumunta sa property ng iba. Ganun. Ganun lang kasimple ang buhay, guys. Kasi pag hindi natin tinuruan yung mga anak natin hambang bata pa sila, kalalakihan nila yan, guys. At akala nila tama yung kanilang ginagawa. Kasi walang nagre-remind sa kanila eh. Kaya mahalaga din na yung mga magulang kailangan disiplinahin din nila ang kanilang sarili. Huwag makialam sa gamit na iba, huwag makailam.
sa hindi sa kanila. Huwag mamitas ng puno ng iba, di ba? Napakasaya ng buhay kung bawat isa ay may respeto sa propiedad ng bawat isa, property ng bawat isa.